Ginagawa mo tama. Nananantsing daw sa magkapatid. Kayo lang po nag-iisip niyan. Galit po sa akin si JJ ngayon. Siyam, siyam po. Okay naman po lahat. Okay naman lahat? Maganda nga po yung nagbibiroan tayo, ganun. Mga joke-joke. Nakakasaya din po kasi. Sa mga hindi nakakalam, ang bungol ay maganda. Pero sa totoo yun, bingi. Magandang hapon sa lahat ng mga manood natin. Ngayon po ay 5 PM naman ng hapon. Kagagaling namin dun sa bago na scout. Kaya lang wala po dun. At nanggaling na kami kina mami at daddy. Ngayon po hindi dito kami kina JJ at Herlin para kamustahin natin. Kasi kahapon di po ako dito nakapunta. Inaantay daw tayo kahapon dito ng mga taga Lopez na bisita nila. Kasi gusto tayong ma-meet. Kaso nga lang nagkataon naman kahapon na graduation ng anak ko. So hindi talaga hindi naaabot. Kaya papaliwanag na lang natin sa kanila kasi baka magtampo naman itong magkapatid. Para alam din po nila yung nangyari kahapon. Nag-message kasi sa akin si Joy Joy. Sabi niya, pupunta po ba kayo dito kuya? At nag-aantay po din dito mga taga Lopez. Gusto po kayo makita. Sabi niya ganun. So tingin ko wala na sila. Tingnan natin. Parang dumami yung bata dito ah. Ano, nadagdagan? Nadagdagan ng mga bata dito. Asan yung mga bisita nyo? Nagalis na? Kahapon pa po. Kahapon? Ah. So, kumusta muna natin dito. Ay, nakapag na pala si Kagawad. Nakapag lagay na ng simento. Ngayon lang po yan nasimentoan, Kagawad. Ay, nga pala, nagpesta pala po dito, Nga pala, ngayon lang ulit nag-continue yung work niya, yung Kagawad. Kagawad, nung nakaraan po, hindi kami makasend sa ano nyo, yung binigyan ninyong number. Kaya sabi ko, ipagpunta na lang namin dito at ibigay ko po ngayon. Ay, basa. Ibigay ko po yung sa trabaho ninyo. Bali, ilang araw na nga po kayo, Kagawad? Ano po, bali, pang-apat po ngayon. Pang-apat po ngayon? Lalo po yung, ano po sa balance lang. Ano po yun? Hindi ko masyado maintindihan. May balance po ako ba dahil nung binigay nyo sa akin? Ay, yung sobra, ano nakaraan? Ay, ayan nyo na po yun. Pang merinda nyo na lang po yun. At bigyan ko na lang po yung nyo. Bali, 4 days. Pang 4 days ngayon. Okay. Sana sakto itong natin. 2, 3, 4, ay hindi, talo pala, okay, 3 po, tingin tayo dito kung may pera pa tayo, yung pasahod, ay, binigay ko pala yung pera dun sa sa nagtitinda. Mga pala, okay. Sige, ganito na lang. Kagawad, ako naman ngayon na may balance sa iyo. Na 200, Ha? Baka niyo po muna yan. Wala pong man. Yung sobra po, pang merinda niyo po yun. Hayaan niyo na po yun. Salamat po. Bali, bukas po naman po ang gagawin dito. Ito po sa kabitan ng dingding. Kabitan ng dingding. Baka po yung iba nagtataka bakit lapat daw yung doon. Baka daw tutulog dito sa loob. Lalagyan po yan nila ng sa lulo, di ba? Kagawad. Lalagyan po yan sa lulo kaya. Latchit na yan, Yan po ang ilalagay natin. Yan, Hindi yan, hindi yan papasok ang tubig dito sa loob ni na Telfa. May sa lulo po yan papunta doon sa sa likod. Para di ba, Kagawad? Kasi napakababa po niya. Kung di po natin gagawin yung gayong solusyon, ay hindi po natin mailalagay ito. Tama. Kaya po ang solusyon ng saluluan po natin. Oo, saluluan talaga yan. Kaya yung iba, huwag mag-alala kung ito ay sabi ng iba papasok doon yung tubig. Hindi po yan. Kasi may salulo po yan papunta doon sa likod ng bahay ni Natal pa. Okay, sige po, Kagawad, ha? Punta muna ako dito kina JJ. Kumustahin muna natin ang bata dito. Kumusta na kayo? Wait lang.
Kamusta Ate Joy? Ate Erling, kamusta? Oh, ikaw na magsuot nito? Oh. Oh. Para kang lalaban ng gera. Okay. Whew, grabe. Sobra pong sobrang init talaga. Oh, dito ako sa electric fan. Wala ka dyan rin, so wala dyan electric fan. Bigay kito kay Ate Erling. Ate Erling, nagay ko. Kamusta ang piyesta? Ayun na. Ha? Ayos lang? Oo. Opo. Sino mga nagpunta dito? Hintay kayo. Ha? Hinintay po kayo. Hinintay? Sino nagantay? Sila tatay po. Sabi mga tita ko, mga pinsang ko. Ay, nagantay sila? Opo. Okay. Sabi ko nga, eh baka nagtatampo kayo? Hindi naman. Hindi naman. Hindi, nagtatampo yata kayo. Sabi sa akin ni Kagawin, nagtatampo daw kayo. Hindi naman, medyo lang. Hindi, ganito. Sabi ko na, baka nagtatampo tong dalawa na to. Sino yung nagchat sa akin kahapon? Si Jojo po. Aba, magaling ka pala Jojo mag-type, ano? Si ate po. Sino yung nagtatype nun? Sino yung nagtatype? Si ate? Si ate Herlin. Ikaw o si ate? Si ate. Saan kayo pumunta dito? Oo, oh, tsaka ho ako kami nun. Ah, kaya nagtatype nun? Oo. Ha? Pinapasabi lang ni Jojoy. Pinapasabi ni Jojoy tapos si Ate Alpa yung nag-type ng ano. Kala ko si Jojoy napakagaling naman. Abay walang maling spelling. Walang maling kahit isang letra. Abay kung galing pala ni Jojoy mag-type, kung si Jojoy yung nag-ano. Okay, ganito kasi nangyari kahapon. Hindi ko alam na sa sobrang kabisihan namin, hindi ko na namamalayan yung mga nangyari din sa paligid ko. Graduation pala ng anak ko kahapon. Oo, oh, ano siya? Daycare ba yung kinder? Puta mo, di ko din alam kung ano yung daycare o kinder ba yun. Kinder? Daycare? Oo, oh, parang salimpusa pa lang kasi yun. Oh, daycare siya. Graduation niya kahapon. Eh, may performance din yung anak ko doon na... Yan, may mga kunting performance din. Sabi ko, akala ko aabot kami. Sabi ko, baka kaya pa. May papunta kami dito sa inyo kung aabot pa. Eh, kaso lang, gabi na natapos. Hindi naman kami makalis kasi yung awarding, medyo pinahuli kasi yung awarding, may award kasi yung anak namin. Oh, kaya hindi ako dito nakapunta. Tapos nabasa ko yung message ni, akala ko si Joy Joy, na nag-aantay na dito yung mga taga Lopez Quezon. Opo. Masaya naman kayo kahapon. Ayoko. Ha? Opo. Masaya sobra? Opo. Wow. Maligo po kasi sa ilog. Sino nagdala sa'yo sa ilog? Tatay po. Si tatay? Opo. Ah. Lahat kayo? Lahat kayo naligo? Ayan kami. Kami-kami lang. Kayo-kayo, Nino? Kayo-kayo. Ilan ba nagpunta dito? San jeep po. Ay, san jeep talaga? 25 po. Hindi pala biro. Yung kala ko nagbibiro lang kayo doon. Dami po. Nag-inuman po kami. Lahat ka mag-anak yun? Opo. Aba. Kami po yung sa side ng nanay ko. Oh. Ay, di malaki pala ang pamilya din ninyo, ano? Sa side po ng tatay ko, tatlo lang ang nagsama. Tatlo? Bantatlo si tatay. Bantatlo si tatay. Paano? Dito sila natulog? Ay, nag-alis din sila kagad? Ibig sabihin, maagang-maaga sila dumating, kinahaponan, umalis na rin. Tama ba ako? Opo. Mga 3:30 po sila nag-alis na dun. Nag-alis dito? Nag-alis na po dun ng madaling araw. Mga alas 7, nandito na po sila. Abay, napakaaga pala, ano? Opo. Tapos nagtanong-tanong ako dito, Ate Erling, Ate Joy. Kasi di ba sabi ko nga, dapat lalabas tayo kahapon. Eh, wala naman palang dumating dito ng mga bilihan. Wala po. Hindi pumasok dito sa lugar nyo, ano? Pangbata lang po. Mga laruan, pero sa ano po, wala po. Wala nga po. Ayun, ang nagkaroon lang ay peryahan. Ayun po yung ano, color game. Color game lang, isa lang. Opo. Di ba, ang peryahan, kadalasan, kagaya sa Kapalong, kapag nagkaroon, may mga Ferris wheel, may mga dito po, walang ganon. Isang piraso lang talaga, color game lang, yun lang. At tapos walang mga palanyag, walang ganon. Oh, kaya, ayun, hindi rin pala kami makakalabas kung nandito ako kahapon. Hindi rin pala kami makakagala dito sa labas, wala din kami mabibili. Pero ang mahalaga, masaya kayo kahapon. Opo. Napakadami mo palang kamag-anak na dumating. Anong sabi nila sa inyo? Oh, okay naman daw po kami dito. Napaigi naman po kami dito. Napaganda daw ang sitwasyon niyo dito, kaya Telpa? Opo. Sana nga daw, dito na po ako makalakad. Salamat daw po sa inyo. Ayun naman.
Walang imposible. Kaya nga po sana gusto kaya makita ng mga ano. Ah, gusto sana makita. Grabe, sayang naman. Oh. Na ang dami-dami pala nila dito kahapon nagantay din. Kaso nga lang, kung mapanood man nila ito, pasensya na po. Kasi talagang nagkataon lang, nagkasabay. Ha? O, galit si Joy-Joy, mga kabayan. Galit po sa akin si Joy-Joy ngayon. Nagtatampo po. Hindi ba? Eh, kala ko yung sinasabi mo, galit ka. Kala ko galit si Joy-Joy. Hindi. Ah, okay. Kala ko mga kabayan, galit sa atin si Joy-Joy. Okay. At atel pa yung bahay ninyo siguro mga ilang araw na lang yun, ano? Baka bukas dingding na ang gagawin dyan, ano? Ni Kagawad. At nagpaalam naman si Kagawad noong nakaraan na hindi siya makakatrabaho ng 2021 kasi fiesta yun dito. Kaya ngayon is 22, ngayon lang si Kagawad ulit nag-resume ng kanyang pagtatrabaho. So ayun, okay lang yun. At least dire-diretso naman ang trabaho ni Kagawad. Di naman siya humihinto kapag nagtrabaho dire-diretso talaga. Okay. Ngayon, Ate Alpa, di ba nabanggit ko sa'yo. Halika, Ate Alpa. At may sisingilin po kita dun sa utang ninyo nung nakaraan. Yung pinambili ng handa. Yung pinambili po ng handa. Bali, dito ka, Ate Alpa. Handa mo na dito yung ating... Bali, may dala po ako dito, Ate Alpa. Bali, resibo po ito nung binili namin. Nung nakaraan. Resibo ito nung binili namin Jojo nung nakaraan. Bali, sisingiling ko lang. Biro lang. Biro lang yung Jojo. Oh. May pera pa tayo dito. Sabihin, lagot. Ikaw, lagot ka, ate. Nagpapasalamat po kay Ma'am Zaida. Kay Ma'am Zaida sa busilak na puso po ninyo na tumulong din dito kay na Jojo at Herlin. Dito kay Ate Alpa. Kasi, yun nga, kakasabi ko lang po nung mga pwede pa nating magawa dito kina Joy-Joy, talagang dumating kaagad. Kagaya nitong kontador na gustong-gusto nila, nakita agad na may busilak na puso at pinaabutan kaagad tayo. Okay. O, Ate Alpa, nag-inquire ako sa Kanoreco, itong layo ng bahay nyo at sa poste, inaabot ito ng 7 plus. Ano? Tapos yung pagpapakabit ng istilasyon, kahit ilan lang daw muna yung ipakabit ninyo, ano? Kahit na, halimbawa, dalawang saksakan, pindutan lang ng ilaw, ano, ganun lang, ano? Tapos yung, ano, no, connection ng yung paglalagyan ng ilaw, ano? At yun daw ay possible lang, na estimate lang na umabot ng mga 2 plus, ano? Okay, meron tayo ditong 10,000 para sa pagpapakabit ni Ate Alpa ng kontador. Ate Alpa, lagyan mo kami mo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, halo, siyam, sampo. Ayan, 10,000 yan ha. Talpa, at yung kasing pinsan ko ay nandun din nagtatrabaho sa Honoreco. Sabi ko, kung ano yung pwedeng gawin ninyong paraan para makapag-seminar. At may bibigay daw siya sa aking site. Try na lang daw dun kung nag-a-accept pa ng seminar online. Pero kung hindi daw, may pilitan talaga kayong magpadait niya. Ano? Isang araw lang naman. Oh. Eh, maano po yata sa dahil at diretso ano na po yata yung apply ng ano, kontador? Mm-hmm. Mas malala po sa ano po. Pwede yun. Pero yun, ang mag-istilasyon, dapat mauna. Eh, una po ang... Oo. Maglagay muna ng, ano, ng... yung ano lang, yung mga wirings lang. Kasi yung ilalagay nilang fuse sa ano yun, kasama yun dun sa ano, di ba? Kasama yun dun sa... pagkabit nung ano, kontador. Opo. Kasama yun, ano yun ay, anong tawag dito? Basta magkasama yun. Ano? Package. Magkasama yun. Ano? Yun daw, tinanong ko kasi yung kung nakarating na sila dito, alam daw nila ito. Sabi ko yung layo, kung magkano naabutin. Yung mga nasa 7, ano? 7, yun ay, tawag dito. May extra-extrang ano yun? May extrang, ano yun? Yung wire? Libre. Oh, may libre. Meron po yun. Kala ko po wala. Meron, may kasama meron po. Meron dito. Pero kung ano yung, ano ba, 15 meters lang yun, kung ilan, kung sobra, yun ang babayaran. Ano? Okay. Masaya kayo, kakasariling kontador na kayo. Masaya po.
Ha? Salamat po. Saka po sa nagtulong. Okay, Ma'am Saida, anong gusto niyo sabihin? Maraming salamat po, Ma'am Saida, sa tinulong niyo po sa amin at magkakontador na po kami. More blessing pa po sa inyong dumating. Para po kayo ay maray pa rin. Pang matulungan, ano? Opo. Ganyan talaga, ano lang, kumbaga hindi man biglaan yung mga improvement ng kahit pa paano ni na-attend pa dito. At least, sabi nga, kahit slow progress pa yan, at least may progress. Yun lang naman yun. Kahit slow progress pa yan, at least nag-i-improve. May improvement, kumbaga. Okay, tapos update natin dun sa ano ni ate, ano, nag-message sa akin. Bali, mag-uusap ulit, mag-uusap kami ngayon sa, ano, pag-uwi ko. Yung therapy mo. Ha? Mag-uusap kami ulit pag-uwi ko sa, ano, tulang signal dito. Ano? Yun ay, ano, tawag dito? Meron siyang sariling service, ano? Yun pala eh, yung kasing isa, yung kausap ko na nandito, ano? Sabi kasi ni Commander, medyo maedad na pala yun. Medyo maedad na rin, na therapist. Kaya may mga viewers ako, inisa-isa ko yung mga viewers na nagbibigay ng mga therapist. Hanggang sa may nakuha akong isa na malapit dito, may sariling sasakyan. Labo Camarines Norte. Oo. At sinabi ko na sa kanya ito, at mag-usap daw kami kanina, may patient lang siya, may client siya kanina. Ano? Pero kung hindi, edi, go na tayo dun sa medyo maedad siguro. Ano? Para sa mga therapist na. Ano lang, may second choice lang tayo. Ate Harleen, okay sa yun? Okay. Gusto ko yung parang may second choice lang tayo. Kung hindi magkaayos dun sa may sariling sasakyan, at mali natin, sobrang mahal naman kasi medyo labo pa po yun hanggang dito. Kung medyo malaki yung sisingilin niya, eh, mag-go na lang tayo dun sa nandito na mismo sa Kapalongga. Nasiservisa na lang natin kahit na medyo may edad eh, ano naman. Kumbaga eh, malakas pa naman siguro. Baka si Jojo ay maghilot. Sabi ni Jojo, Nay, hilotin kita, Nay. Okay. So, yun lang. Ganun lang gagawin natin. At maganda yung may second choice tayo para hindi lang tayo gulang ng go basta-basta. Ano, Ate Harleen? Parang maganda yata yung ngiti ni Harleen, ah. Ha? Sakala po, iniita yung therapy niya. Sana ka po, sana daw. Ang ganda ng ngiti ni Ate Harleen. At saka hindi lang yun. May good news pa ako si Ate Harleen, ha? Meron din akong nakausap kagabi. Ganto. Meron din sa ating nagtulong. Kasi sabi ko, di ba, maganda dito na meron dyan kahit papanong si pathway, semento, na pwedeng pag-ano-anohan ni, ano, ni Harleen. At malay natin eh, magkaroon dito si Harleen, ano? Gusto mo ba yun, Ate Harleen? Opo. Ha? Yung meron ka dyang paggugulong-gulongan ng yung wheelchair kapag pagod ka na mag-practice? Uh-huh. Ha? Kasi mahirap naman dyan, udamuhan. Oo, hindi ka dyan nasabit yung gulong. Maganda, may siminto. Uh-huh. Gusto mo yun? Ayaw yata, tara na. Ha? Gusto mo, hindi? Gusto, hindi? Gusto po. Gusto. Okay. Yung handle ay nasabit pag ano. Ah, yung handle na practicean mo? Opo, pag naglalakad po kami, ang hirap ay ang bigat naman din. Ah, mabigat na nasabit pa? Opo. Ah. Nangalay ako. Okay. Kagabi, pinag-uusapan namin mga kababayan nung isang gustong magtulong din sa atin. Na sabi ko nga, sabi niya, napansin niya daw kay Ate Harleen, malakas ang mga balikat, malakas ang katawan, ang medyo mahina sa kanyang tuhod. Ano, Ate Alpha, di ba? Naano ka agad siya, naapak. Kaya nga ikaw, Ate Harleen, napapaluhod kasi di ba mahina yung tuhod mo, ano? Kaya nga siya nasusugatan, napapaluhod kasi mahina yung tuhod niya. Kaya ayun, may gusto sa atin magpadala nung parang bracket siya na magpapa-straight sa paa mo, na kapag nagpa-practice ka, naka-straight talaga yung paa mo. Mm-hmm. Ano? Sige. Ang ganda ng ngiti ni... ganda ng ngiti ni Ate Harleen, ha. Manggagaling po pati sa ibang bansa yun. Sa unang lakad ko nga po, ay hindi ko po naitungtong isa. Ang hirap po talaga. Sa unang lakad ay ano? Hindi ko po naitungtong itong kabila po. Alin dyan? Kanan? Kaliwa? Kaliwa po. Yung kaliwa? Opo. O yun. Kasi... yun, magbibigay straight yun sa pani Ate Harleen. Talaga naka-straight siya kasi bracket yun from ano tawag dito? Binti hanggang sa hita, sa may baywang po. Tapos meron pa siya sa may katawan para talagang straight na straight siya. Kapag nag-practice siya, straight yung katawan niya. Mm-hmm. Oo, tayo unti-unti tayo nagkakaroon ng gamit para sa pag-practice mo. Mm-hmm. No?
kaya salamat po. Unang ano man yun. At i-mention ko na lang si Sir ba pag ano natin, pag ano na, nandyan na yung plano natin para dito sa ano na Ate Herlyn. Okay, sana marami pang blessing na dumating sa magkapatid. At sana yung kahilingan nila na mabisita ni Sir Paul sa July, ay sana mangyari. Na. Okay. Kaya kailangan Ate Herlyn eh, mag, ano, yung pagiging porsigido mo, kung babaguhin, ha? Kasi pagdating dito ni Sir Paul, makita niya matutuwa yun. No? Ang ganda yun, pag nakita kanya ulit. Ha? Paano ko bago? Maganda yun. Hindi lang ba ako nagpag-intayo kaganina po? Bakit? Pagod kahapon? Hangover. Hangover? Bakit? Ba't may hangover? Nag-inom po kasi kami ng pinsan ko. Aba! Bakit nainom po? Bakit nainom ka? Ay, bira lang po. Ano yun? Yun lang yun? Kahapon lang nangyari yun? Opo, katuwaan po namin. Katuwaan. Magpipinsan? Opo, hindi isimula po. Hindi naman yan masama kasi occasionally naman yan. Ang masama, yung araw-araw ng ginagawa, ayun ang hindi maganda. Di ba? Pero yung ganyan na may okasyon, bihira lang magtagpo-tagpo ang pamilya, at namiss ang isa't isa ng mga pinsan, eh, tama nang mag-jamming-jamming kahit pa paano. Di ba? Tama yun. At para na sa ganun, eh, hindi mo maramdaman na hindi ka bilong. Ano? Maganda din yun. Okay din na ganun yung pangyayari. Tsaka ang katawan, kailangan niya ng alcohol. Di ba? Kung na, sa mga nakapanood noon, eh meron noong isang tao na may sakit na napakarami ng gamot ang pinagdaanan, yun pala ang kailangan niya lang ay alcohol sa katawan. Nung uminom siya alcohol, nawala yung sakit na nararamdaman niya. Pero hindi yung araw-araw, ha? Hindi kagaya natin, JJ, na gabi-gabi ito naging. Ate JJ, alaga, may nasabihin ako sa'yo. Ang pabuhay ng dugo daw. Ang pabuhay ng dugo. Eh, si Ate JJ, uminom din? Opo. Aba! Ilan, baka nagwala ito kahapon. Yeah! Ha? Yung biro kong mag-inom, eh, tinutuo pala na. Tinutuo pala na Ate JJ. Pero hindi naman kayo nalasing. Hindi naman po, medyo hilo. Tamang ano lang talaga, tamang jamming-jamming lang talaga, no? Opo, medyo hilo lang po. Medyo lang. Okay. may mga nagko-comment sa akin noong nakaraan, personal message pa nga ako, na ito daw pong pag-akbay-akbay ko kita na Harlan at Joy-Joy, eh ako daw po ay nananantsing daw sa magkapatid. Okay. Tatanungin ko sa magkapatid, sa kanila ako tatanungin bago ako magsalita. Kayo ba ay naiilang ba sa tuwing, yung alba, gaganto ako sa'yo, naiilang ba kayo sa akin? Hindi naman po. Ha? Kasi parang kapatid na po kita, kuya. Okay. Si Ate Joy-Joy? Hindi. Hindi. Okay. Ha? Okay. So, ha? Kuya na ang turing sa akin itong dalawa. Ako po, sa totoo lang, may binavlog ako, sina Cyril, sina Shailene. Never ko po yung... Kung ano itong ginagawa ko na kina Harlyn at Jojo, hindi ko po yung ginagawa sa kanila. Bakit sa magkapatid ko po ito ginagawa? Kasi gusto ko maging komportable po sila sa akin. Kasi sila yung, sa lahat ng binavlog ko, sila yung dumaan sa point na kagaya ni Ate Harlyn na hindi humarap sa camera, na hindi naikipag-usap ng masyado. Gusto ko yung ginagawa ko yung ganito para maging komportable sila, na sabi ko nga, ituring nyo na kaming kuya. Opo. Di ba? Opo. Okay. So, yun na, sabi ko lang, dun sa nag-message sa akin ng personal message, sabi ko, kayo lang po ang nag-iisip niyan. At hindi ako. Ako wala sa isip ko yan. Kayo lang po yung nag-iisip niyan. Kaya nga po. Kasi sinasabi nila na hindi daw yung ginagawa ni Sir Paul sa inyo. At, yan, medyo ano lang din sa akin, kumbaga yung dating ano. Opo. Kaya nung nakaraan, pagpunta ko dito, kung napansin nyo, talaga nakaganto na lang ako. Na nakaganyan na lang ako, at gusto yung kumanay paramdam sa kanila yung na nandito kami, na bilang sabihin natin kuya na ninyo, hindi ko na po ginawa nung nakaraang vlog, kaya nakaganto na lang ako. Pero naisip ko na bakit ko susundin yung mga ganun kung alam ko namang mabuti yung hangarin natin, di ba? Opo, kung wala kang pang ginagawang masama. Sa Ate JJ, galit na naman. Okay, so yun lang naman yung ano ko, yun lang naman yung Gagay. Ha? Wala. Wala, okay.
Nabanggit nyo na ba kinapapa nyo na uuwi kayo doon ng Pasko? Opo. Ano sabi? Tuwa naman. Ay, maigi. At sama-sama tayo. Nasabi ng papa mo? Opo. Okay. Kasi, syempre, kahilingan nila yan. Kaya, totoo pa rin din natin yun. Yung sanabi natin sa kailang ihatid natin sila at sasama tayo sa bahay nila. Totoo pa rin po natin. Pero sa ngayon, ang importante ay yung pagpapagamot nila muna ang asikasuhin natin na maano na, materapi na po itong magkapatid. At paumanhin din sa mga ibang mga manonood kung bakit ganito katagal yung nagiging resulta nung pagkakaroon nila ng therapist dahil nga po sa location. Medyo nahihirapan po sa usapin sa location. Okay, so kung malapit lang naman, walang problema, marami tayong makukuha. Ang problema, malayo po itong kanya Juju at Herlin, kaya karamihan umaayaw. Oh, kami man, sino ba naman naayaw, di ba? Na kami, gustong-gusto nga namin, ma-therapy na kayo eh. Kaya nga. Sino ba naman naayaw? Kami, gustong-gusto namin. Ang problema, may nagkakaproblema lang sa location na ito, ng lugar nila. Okay, unog merinda na kayo? Ha? Anong kinain nyo ngayon? Kinain po bang? Anong minerenda nyo? Ang Diyos po. Ano? Diyos. Diyos? Anong kapartner ng Diyos? Bread po. Ah, tinapay. Okay. Ah, sige. Ngayon eh, titinan ko muna yung ginagawa ni nakagawa doon sa likod ha? Sige po. Basta Ate Herlin eh, ano, kung mayroon kayong hindi nagugustuhan sa ginagawa namin, sa pananalita namin, eh, magsasabi kayo ha? Wala naman po. Okay naman po lahat. Okay naman maganda lahat? Maganda nga po yung nagbibiroan tayo, ganun. Mga joke-joke. Nakakasaya din po kasi. Okay. So yun, salamat kina Herlin at na unawaan niya naman tayo kung bakit ginagawa natin yung mga bagay na gano'n na pagbibiro. Biro-biroan, di ba? Kasi sila, dinidepende po natin yan sa sitwasyon ng binavlog natin. Kagaya ni Nanay Nonay, medyo seryoso tayo doon kasi seryoso po yung kailangan na ipakita natin kay Nanay Nonay. Kasi mamaya baka pag pinagtatawa na natin si Nanay Nonay, isipin niya, pinagtatawa na natin siya, di ba? Lalo na't medyo may problema siya sa pag-iisip. Eh baka sabihin, pinagtatawa na natin. Hindi na tayo niya palapitin sa kanya. Dito naman ka na Juju Herlin, kailangan natin pasayahin itong dalawa. Kaya ginagawa natin yun. Okay. So ngayon, lalabas muna ako ha. Sige po. Tuloy-tuloy lang sa pagpapractice ha. Opo kuya. Ibawi mo yung ano yung isang araw na hindi nakapagpractice dahil sa hangover. Si Juju, anong klase nito pag nagiinom? Makulit po yan ako. Paglasin. Sobrang kulit? Yan, ingay po niyan. Ay, ingay? Opo. Pero anong, kumusta yung pakikihalubilo niyo sa mga pinsan niyo? Oh, masaya naman po sa kabo. Namiss po namin sila. Namiss niyo? Opo. Kasi matagal-tagal din kasi na hindi kayo nagkita, di ba? Opo. Yung ba mga pinsan niyo, Ate Herlin, nung nandun kayo sa Lopez Quezon, eh, napunta sa bahay niyo mismo o kayo napunta sa kanila? Napunta po sila sa asamin po ni Juju, pero po nung bisita po sila. Sila ang ano? Mabait naman po yung mga yun. Mabait naman. Opo. So, yung kahapon naman na ginawa naman ninyo, hindi naman ano yun, hindi naman kahit siguro viewers, hindi naman mag-disagree doon, ano? Kasi yun nga, once in a lifetime lang siguro ninyong ginagawa yun. Oh. At saka yun yung way din para maramdaman nila na bilong naman sila dun sa mga pinsan nila. Kasi kung nagjijami mga pinsan nila at sila nakahiwalay, di ba? Parang hindi naman sila bilong dun. Kumbaga, kunting ano lang naman, kunting jamming lang naman. Maunawa naman ng mga manonood dyan. Pero, huwag niyong gagawin madalas. Hindi naman po. Ha? Kasi hindi maganda para sa katawan niyo, ano? Opo, alam ko po yun. Makakasama sa inyo yun, ha? Opo. Baka sabihin kasi ng mga manood, tinotolerate natin. Hindi po, ano naman, kumbaga hindi naman nila yan lagi-laging gagawin. Kumbaga, kahapon lang yan, ano? Opo. Masusundan siguro yan, di ko lang alam, sa Pasko. Si birthday po ni Juju daw po. May kasunod na pala agad yun. May naka-schedule na pala agad sa birthday ni Juju. Ay nako, may schedule na pala ito. O siya, mabili na ako 4x4. Okay, may naka-schedule na pala nako. Hindi kayo papayagan ni Kuya Paul niyan. Pag nalaman ni Kuya Paul, gagalitan kayo. Okay, sige.
Sa ngayon, eh, ayun lang naman din yung mission ko, yung kamustahin kayo. Mm-hmm. At iabot ko kay Ate Alpa yung para sa kontador niyo, ha? Opo. Sana masaya kayo sa mga dumadating na blessings. Opo naman. Ha? Opo. Ikaw, anong gusto mo sabihin kay ma'am, ano? Saida. Saida. Marami pong salamat. God bless po. Okay. God bless po sa inyo, Ma'am Zaida. Sana marami ding blessing na dumating pa sa inyo. Okay? Mm. Kunin ko na ito. Mm. Okay. At napunta muna tayo dito sa labas at kamustahin natin din sina Tagawad. Ate JJ, pair tayo, Ate JJ. Isang araw lang ako dito, hindi na ako punta. Na-miss na agad namin kayo, sa totoo lang. At saka akala ko talaga nagtatampo kayo. Sabi ko, ihahanda ko na yung sarili ko at baka nagtatampo yung dalawa. Hindi naman. Oh, naunawa naman nila tayo. Okay. Pupunta muna kami dito sa labas, ha. Okay. Ah, udalin ko na itong pang ano ko. Pang sandal kong helmet. Ha? Mm. Ay, tal pa. Wala pa ano ko yung ano. Magpa-installation po muna bago po mag-tawag ito. Mag-seminar po. Oo, oh, kailangan. Ay, pumunta ka muna. Pumunta ka muna. Sa opisina. Ha? Di kahit po sana bukas. Oh, kasi sila din naman yung magkakabit ng ano ng istilasyon. Kaya total pupunta ka din naman doon para kausapin ng mag-istilasyon. Di mag-inquire ka na din doon. Ano? Pero yun nga ang ano dito, simula diyan hanggang dito, yung sinabi ko sa iyo kanina. Ano? Ganon. Pero para ano na din, para sigurado ka din kung ano yung mas mauna, yun sa pagkakaalam lang namin yun. Kasi hindi ko na itanong yun na yun. Pagkakaalam ko, nauna yung installation ng bahay. Ano, kasi pag naglagay sila ng fuse, may installation na. Ano, pero itanong yun na din para sigurado. Ha? At ano sino? Ano pong mag-ano ayon siya mag-aabiyad mo? Ha siya? Okay, masawa ko. Okay. Kato bukas kung pwede sana bukas. Oo, hanggat para mas para maano, mas madali. Ano? Mali mo kung bukas eh, abutin mo na isang buwan eh. Di at least, na ma-under na yung araw, di ba? Okay. Kesa ipagpaliban pa natin, pagpalipas ang palipas, eh di matatagalan lang. Natal pa. Sige. Okay, excited na ako sa bahay niyo para makita ko kayong nagugugulong dyan ni Mr. Mo. Ay, kala ko si Kagawad yung nag-power so. Mga nabanggit ni Kagawad kung mga ilang araw pa daw po ito, kuya? Abutin? Hindi po nabanggit. Pero pag nag-start naman si Kagawad, dire-diretso naman siya, no? Anong oras po si Kagawad naging simula dito? Maaga po. Maaga? Ay, maganda pala. Tignan niyo, sabi ko sa inyo, si Kagawad pag nagtrabaho dito, dire-diretso na yan hanggang ngayon. Alas 5, sakto lang yung pag-uwi ni Kagawad. Kahit na, ito po yung maganda sa mga karpintero. Kaya sabi ko kay Mami at Daddy, ang kunin nilang karpintero yung mapagkakatiwalaan naman, yung hindi sasamantalahin. Yung kagaya nito, kahit wala po tayo, hindi natin nakikita, eh talagang tamang oras pa rin po yung pag-uwi ni Kagawad. Tamang oras pa din. Yung kagaya nito, na finishing na nila ito ngayon. Tapos bukas siguro, di ko alam kung ano unahin ni Kagawad, yung sa alulod o yung ano na. Ha? Ito muna siguro, ano? Ito nga yata muna unahin dyan. Pamakuan daw po ng dingding. Ay, pamakuan mo ng dingding ang unahin? Ay, ayos. O, pero ito, hindi naman yan. Ito yung marami na kasi akong nakitang ganito. Pagkakagawa, hindi po dyan napasok ang ano, ang ulan. Hindi dyan na ano. Kasi ganito din yung ganito yung dapat gagawin sa ano natin, kusina, yung sinasabing maliwanag kapag araw. O kaso hindi nangyari kaya ayan, pero maganda yan. Maganda din ganyan. Pag si Atel pa nakatayo dito eh hindi naman suko sa ulo mo? Hindi na ako pag mababa na. Sinukat tayo. Ay, sa iyo ba sinukat Atel pa? Ay, kaya pala. Kaya pala ganito ka baba. Tatawa si JJ sa loob, tawa ng tawa. Si Atel ba pala sinukat ito, kaya pala. Ay nako ba. Matulog din mamaya. Bawal dito ang bisita, Ate Alpa. Bawal. Hindi pwede naman ang bisita patulugin pero dapat may height limit lang. Ano bang height mo, Ate Alpa? Hindi ko po alam. Puti naman sa Ate Alpa, hindi alam ang ano. Siguro sa Ate Alpa mga 5 flat, ano? Hindi, 4 yan. Ha, 4? Sa 4 yan. Mga 4 ka, Ate Alpa? Hindi ko alam po ano. Bakit kasi nung naghulog ng pagtangka din, nagpayong ka kasi. Bakit kasi nagpayong ka? Para taka tulog yun. Tulog ka nun. Oh, ang gagawin na lang dyan ay ano, pag may bisita, yun, pag medyo mataas, bawal pumasok. Dapat yung kahit lang ni Atel pa. Okay. Ba?
May saging saan galing yan? Hinahanap mong ano, saging. Apo, ito yung nga telephone pag nahinugay ko, nag-green lang? Sa akin ito. Ay. Ayan. Grabe. Parang no, ubus na natin kanila. Hindi, meron pa ho dyan. Meron pa? Ay, grabe. Binigyan tayo ni na at elpan ni na Joy ng ano, ano, saging. Noong nakaraang araw, pagpunta ko doon kina Abdul, ito yung tinutukoy ko. Eh, yun naman ipagbili ni Ate, ni Ate, ano? Sabel. Sabel. Eh, ngayon, binigyan tayo na ni, ano, ni Ate Alpa kasi gustong gusto ko itong saging na to, yung kulay green na pag huminog, green pa din. Anong tawag dyan sa ganyan? Ha? Anong tawag sa ganyan saging, kuya? Bungulan. Bungulan? Oo nga, bungulan. Paras nga rin yung kinaano. Paras din, ano, bungulan. Ibig sabihin, hindi nakakarinig. Ano yung kumakain nang dinakarinig? Uy, di sa'yo. Bungul yan. Bungul yan. Pagkira naman. Gusto nyo ng bungul yan? Sa inyo na ito, si Atelman yung bungul. Gusto nyo? Anong tao yung dalawa? Ayaw nyo? Oh, sige, akin na lang ito. Si Atelman nyo at bungul. Okay. Sa mga hindi nakakalam kung ano yung bungol. Ha, yun, sa diba? Mga hindi nakakalam, ang bungol ay maganda. Ah. Pero sa totoo yun, bingi. Ayun, tao yung dalawa din. Sa totoo yun ay bingi. Ano, bungog. Dito sa Bicol ay bungog. Okay. So hanggang dito na lang yung vlog namin. Maraming salamat. Marcos TV Channel, Commander ni Marcos. Trans TV, cameraman natin, panoorin niyo sana yung mga video namin para po na sa ganun may pagpatuloy namin itong ginagawa. Muli kami po ang Team Marcos na dito sa Kapalonga na umiikot para po makatulong sa abot ng mga kahit sa tulong ng mga sponsor. At sana dadating yung time na sabi ko nga kay Commander, pag okay na dito yung mga taong natutulungan natin, na halos wala na tayo masyadong makita na talagang yun deserving talaga, lalabas na kami ng Kapalonga. Sana, sabi ko sana may sumuporta sa amin yung ano ba, isang linggo kami sa gantong lugar, next, tapos after ng 1 week uwi kami ng Kapalonga, hanap ulit ng next target na location, tapos isang linggo doon, yung pong ganun. Sana dumating kami sa point na ganun. Maraming salamat po ulit, God bless po.